yung sa akin na yung blog about yung gold medal game. Gold medal match ng Paris Olympics men's basketball tournament. So, there's no doubt about it that isa sa pwedeng makalaban ng US sa gold medal game ay itong France. I mean, lagi namang nakakalaban ng US ang France sa iba pang edisyon ng Olympics. Lagi na silang naglalaban, pero the result is always on the favor of the US. Lagi na sa US yung panalo kapag kakalaban nila ang France. Pero the only thing na meron itong France is home court nila. So lahat ng crowd, even the atmosphere, pabor sa kanila. At alam nyo na yung iba pang pabor sa kanila. So again, the US is in a hostile territory. Yun ang disadvantage. Pero alam naman natin itong mga player na to, itong mga player ng USA, ito yung mga taong o player na sanay na maglaro sa hostile environment. Kasi sa NBA may home and away. So sanay silang maglaro sa ibang lugar. Sanay silang dumayo, di ba? Kasi may away game, hindi naman puro home game. So hindi natin masasabi kung yung size ni Wembanyama at saka ni Gobert would be enough against the USA. Yung shooting ba ni Evan Fournier is gagana. Yung ano pa ba nung si Wabasele ba ay magiging effective against dun sa mga players ng USA, knowing na ang bigs nila ay si Anthony Davis at saka si Joel Embiid na mahirap ding tibagin. Yung depensa nila is mahirap ding iwasan. Yeah. So, yun lang ang aabangan natin, ano, yung preview. And yung Germany tsaka Serbia, no? Yung bronze medal game naman. Yung preview noon is yung size naman ng Serbia over yung perimeter shooting o yung perimeter offense ng Germany. Lalo na si Franz Wagner, kung hindi nyo mapipigil yun, baka itong Germany ay masilat sa bronze. Iba yung Germany kapag nagkaroon ng rhythm offensively, at iba rin ang nilalaro ni Dennis Schroeder dahil natalo sa gold to. Sa tingin ko na wala sa kanila yung gold, so pilitin nilang makabawi sa bronze. So, yun lang po.